Asa si Ate Isabel? Ten. Saan? Medicare? Nagaano doon? Yan. Ha? Anong ginagawa natin sa Bill doon? Gaalala po ako kasi baka kung ano nangyari sa anak natin sa Bill na bunso. Kasi yun daw yung dinala sa Medicare ngayon. So, ilang araw na sa Medicare? Hindi ko pa rin. Pero hindi lang ngayon, dinala. Grabe. Ano nangyari? Welcome back sa ating munting channel. Ngayong araw ay napaka-ulan na naman na panahon. Buti na lang, nabigyan na naman tayo na gumanda-ganda kahit paano. Pero sobrang putik dito sa dinadaanan namin ngayon. Papunta po kami kala Ate Isabel. At bukas sa bukas ay i-deliver na rin po yung kanilang materyales. Galing ako dito sa karpintero, kinausap ko na po siya. At dahil bukas nga ay di-deliver dito yung materials kala Ate Isabel, kagaya ng pinangako ko sa kanila na pagdating ko sa Pilipinas, namin ni Commander ay sikasuhin ko yung para sa magiging renovation ng bahay nila. Hindi ko lang kung saan tayo dadaan, grabing putik oh. Baka lumubog na naman yung sapatos natin dito. Dadaan lang tayo. Oops, grabe. Hirap po dito kala Ate Isabel ng daan. Dapat dito eh it's either nakabota ka o nakachinelas ka lang. Kawawa naman yung maglalaban natin ito. Every time na lang napupunta tayo dito eh nilalaban niya yung sapatos natin kasi uwi tayo puro putik. So napag-usapan po namin ng karpintero, tinanong ko po sila kung may mga gamit sila at sabi po nila may mga gamit naman sila, kaso nga lang sabi ko, ang plano kong ipakabit na dingding nila ay hard flex para mas matibay. Kaso nga lang, wala sila nung machine na ginagamit nung kasi hindi po laghari ang ginagamit sa pamputol ng hard flex. Sabi ko kung ano lang yung kakayanin ng gamit nila kasi wala po tayong karpentero ngayon na available na makukuha kundi yung dito lang kala Sabel, si tatay. Tsaka gusto ko na siya mabigyan ng trabaho para tulong na din sa kanya kasi wala po siyang hanap buhay. So para may maging income din si tatay, lalo na magbabagong taon. O, kasama ko ngayon si Bullet, wala daw dito si Ate Isabel kasi dinala yung maliit niya sa Medicare. Asan si Ate Isabel? Ten. Saan? Medicare? Nagaano doon? Ten. Ha? Ten. Anong ginagawa natin Isabel doon? Ha? Hindi nag-aalala po kasi baka kung ano nangyari sa anak natin Isabel na bunso. Kasi yun daw yung dinala sa Medicare ngayon. So baka pag alis ko dito, punta ko sa Ate Isabel. Tatanungin natin tong bata para malaman natin. Anong oras umalis si Ate Isabel? Ha? Ito lang yung mahirap dito, wala tayong makausap. Kasi umaalis yung mga bata. Alika, tatanong ko lang kung nasan si Ate Isabel. Kasi wala, hindi sumasagot yung ibang bata dito. Asan si Ate Isabel? Ha? Medicare. Medicare ano doon? Pinakita sa tutoy. Ba't ang nangyari sa kap-anak niya? Hindi ko po alam. Ngayon lang araw? Kailan pa? Ilang araw na sa Medicare? Hindi ko po alam. Pero hindi lang ngayon, dinala. Grabe. Ano nangyari? Sitahin natin sa Ate Isabel doon. Pagkagaling namin dito. Ano nangyari? Parang galal na paisip tuloy ako. Dul, kamusta ka? Ha? Okay ka lang? Ha? Okay ka lang? Kumain ka na? Ha? Nagkain ka na? Kawawa pati itong mga bata na to dito kapag wala dito sa Ate Isabel. Kung ilang araw na palang wala dito. Anong gagawin natin? Dito po si Kuya at ipitatour na sa kanya kung ano yung dapat na gagawin dito. Pag-usapan nga namin na ito ay dilinisin, tatanggalan dito ng, ay lalagyan dito ng, anong tawag doon Kuya? Kusina. Yung kusina para nang sa ganun hindi na sila at sa bill napunta dyan sa kabilang bahay para lang magluto, magsaing, pupunta pa sila doon. Para dito na lang sa katabi na ng bahay nila. Tapos sabi ni Kuya, may mga kahoy daw dito na ito daw matitigas sa kahoy, pwede pang gamitin.
So, pwede natin itong ano na, gamitin para hindi na tayo mahirapan pa sa kahoy. Dito pwede itong gamitin. Anong gagawin dito, kuya? Haligi. Sa ano na yan? Haligi. Nung balkon dito. So, yun. At least. Bibilihin nyo lang yung kukulambir. Okay, para sa pagpapakuan. Oo. Sige. Dito ba, kuya, may na-orderan po ng ganun? Sa hardware. Sa hardware? Sa, ano? Sa labasan? Sa hardware, mayroon doon. Yung retaso. Kukulambir. Okay, sige, di pagdaan namin, di ba? Tanong na lang, kuya. Oo, ano? Tanong na po kayo bukas. Sa tingin nyo, kuya, ilang dos por dos ba yung gagamitin natin dito na pamakuan? Mga ano, sampu. Sampu. Doon po sa loob, yung magpapakuan ng kanilang ano, pwede nyo po bang i-check, kuya? Para malaman natin kung kailangan bang yung ano. Tapos kuya, ito pong sahig, papalitan ko po sana ng ano, ng crocodile. Ano? Pinulik. Yung pinulik. Papalitan ko po para matibay-tibay po itong ano nila, sahig. Para po hindi ganyan na lampasan yung hangin at saka pwedeng makaputol lang kamay yan. Kasi mga bata malilikot pag naisuot yung kamay dyan sa kawayan, pwede maaksidente. Kaya ganun na lang gagawin natin. Ano kaya sa tingin mo? Ito, nalagyan mo itong kahoy pa rin. Sa ilalim? Oo. Sabagay, okay naman nata itong bilogon pa rin. Ah, sige kuya. Basta't yung sa tingin nyo kuya na pwede nating gawin, sabihin nyo po sa amin ano? Basta't ito, balkon, tapos yun doon, gigibain nyo na po yun nasa harap. Palitan ng dingding, bubong, yero, tapos itong higaan. Ito, yerohan pa rin ito. Opo, yan pong isang ano na yan, isang kabuuan na yan. Ipalitan na po ng yero para mas matibay-tibay. Ay, kung papalitan yero yan, mapalitan yung kahoy dyan. Pag ito pong nasa taas? Oo. Okay. Dahil ang bilog yung pag kinabitan mo ng yero, bukol-bukol yun. Okay po. Ano po bang ginagamit sa pamakuan sa taas? Kukulambir pa rin. Kukulambir. Oo. Mga anong size po yan? 3? 3. Okay. Sport 3. So, dito sa loob, 2x3 gagamitin. Dito sa labas, pamakuan, 2x2 lang. Okay. So, ang gagamitin dito nga ay plywood ng tatay, no? Kasi wala si tatay machine para sa ano, sa hardiplex. Kasi ang hardiplex hindi naman porque gano'n na yung sukat noon, sakto na yun palagi. Palagi may ikakat at ikakat ka pa rin doon. Bukas kukunin ko yung nagari ko. Yung mga gamit nyo? Okay, tatay. Sige po. Sige, tay. Gano'n na lang. Nagawin natin. At ang makakatulong dito ni kuya, yung kapatid ni Isabel na binata dito para magkaroon din ng trabaho. Kasi magpapasko. Hindi ko alam kung may pasko sila at Isabel. Kung nagsiselebrate ba yung ano nila, yung sa kultura nila ay nagsiselebrate pa ng Pasko. Ikaw, gusto mo na bang magawa itong bahay nyo? Ha? Opo. Okay. So, sa isang araw, si tatay yung magagawa. Bukas i-deliver dito yung materials. Kayo na bahala mag ano ha, magtingin-tingin ha para hindi mawala o hindi man maanuhan yung materials natin ha. At para sa bahay niyo naman yun ay. No. Okay. So mamaya pupunta kami mamaya kay Ate Isabel. Sino nagbibisita doon, yung asawa? Kasama ko doon. Kasama niya ngayon? Ano kaya nangyari doon sa anak niya? Walang sinabi sa inyo kung ano nangyari sa anak niya? Wala po. Naumalis po dito, inuubo tapos nahirapan niya. Grabe. Baka na grabe yung ano ng bata, yung sipon po uubo. Oh, sige ha, punta na kami at pupunta namin sa Ate Isabel dun sa hospital. Wawa naman. So sana mabilis tayo dito makakuha ng ano, ng kahoy kasi dyan kami madalas na nadidelay sa kahoy. Tsaka sana magagandang kahoy yung makuha natin kasi may mga kagaya sa pabahay ni Commander, mga naibigay na ano, hindi masyado na monitor. Ang naibigay nila, may mga reject, kumbaga sabi nung karpintero, sa iba hindi na talaga binibigay yon, pero sila ibinigay par nila kahit na dapat reject na yon. Kaya dito dapat ma-sure natin na yung kahoy na makukuha natin dito. Ay, gubabay si Abdul oh. Bye! Ah, nagbababay si Abdul. Nahawa ko dito sa mga bata kapag, lalo na kapag wala po si Ate Isabel dito. Wala sa Ate Isabel? Wala. Nasa saan siya? Medicare daw, ilang araw na daw yun dun. Bakit? Yung anak daw ay di daw yata nakakahinga. Ay, Diyos ko po. Sipon siguro yun. Oo, nung umalis daw dito, sabi nila, hindi nila alam.
kung ano yung reason, pero sabi nila basta nang umalis dito nahirapan daw humingi yung bata. Kuwawa naman yung bata. Inuubo daw. O kaya nandun daw si Ate Sabil tsaka yung asawa. May ilang araw na daw siguro simula nang umalis tayo. O, sige kuya ha. Sana puto tayo dito. Tingnan natin itong ano dito. Hirap dito kala Ate Sabil pag ano, nagtong umuulan. Tingnan niyo po yung mga labahan ni Ate Sabil. Naiwan na dito na hindi na niya nagawa kasi nga dahil din sa anak niya. Eh, itong mga bata, wala po si Ate Sabil masahan dito na naglalaba kasi nga meron po pala dito yung history yung isang kapatid ni Ate Sabil na nung bata daw yata eh naano yung ulo. So, sabi nabagok. Sabi ni Ate Sabil, hindi daw talaga yung pinagtatrabaho simula nung bata pa kasi once na naiinitan daw yung bata, sumasakit yung ulo. Once na mapagod ng konting pagod lang, sumasakit yung ulo niya. Kaya yun, alam na namin reason kung bakit hindi siya nakakatulong dito kala Ate Sabil since siya yung sumunod kay Ate Sabil. So ito mga kalingap, ito yung tatanggalin na ni tatay. Tatay, pati ito dadamay na po sa pagtanggal ha. Itong ano nito kasi para malinis tingnan kasi ang dumi-dumi pong tingnan kapag ganito yung bubong dito. Alisin na ito at doon nagagawa sa kabila. Wala na ito. Tatanggalin na ito dito. Na tatay. Sige. Tapos itong mga kahoy na ito, pero sa tingin ko, di naman papakinabangan ito. Medyo ano na. Kaya niya ang gagawin na parang... Lang, okay, sige tatay. Tapos tatay, kapag ano, kapag naging okay na, makita naman natin yan kung ano pa yung kailangan para magawin sila ng banggirahan. Ano? Bibilang ko sila nung parang hugasan na stainless. Ikaw na po, bahala magawa nun. Ano? Okay, tapos bilan natin sila ng mga gamit. Kung ano, lagay ng plato, lagay ng baso, o iba pang gamit na ano para hindi sila mahirapan. Kasi ako, kapag nilagay po natin sarili na sa kanila, ang hirap ng sitwasyon nila. Kailangan pa nilang tumawid-tawid doon. Paano nga pag maulan, di mababasa muna sila bago sila makapagluto. Ano na lang gagawin natin? Ngayon pupunta kami kay Ate Isabel para mambisita, makamusta ko ano yung kalagayan doon. Okay tay, salamat po tay. Maraming salamat ulit sa mga viewers sa sumusuporta sa atin. At pag-pray natin yung anak ni Ate Isabel. Maraming salamat. Suportan niyo Commander ni Marcos, Marcos TV Channel. Hirap po nandaan dito sa inyo, ano? Pag gantong umuulan, tiis na lang. Ay, sisimintuhin po ito? Ay, ayos. Sisimintuhin pala ito mga kalingap. Itong dana ito na lahat. Maganda na po ito kapag naituloy na yung simento dun sa taas kasi putol yung simento dito. Pag ito na ituloy na po na makompleto, maganda na po ito. Pwede na rin natin may pasok dito ng ayos yung service natin pag pumunta dito kala Ate Isabel. Matarik pa din? Ha? Matarik pa din. Matarik pero okay na kapag nasiminto na ito. Hindi na masyadong mahihirapan.